Alas 4 pa lang ng madaling araw, sinisimula na ng mga guro ang pagbiyahe. Para hindi na sila bumiyahe araw-araw, ang isa sa mga guro na si Pamela, 2 linggong hindi umuwi. Pansamantala niyang iniiwan ang sarili niyang pamilya para sa mga estudyante na kung tutuusi, hindi naman daw niya kadugo. Nalulungkot mo minsan, ma'am. Mahirap. Siyempre, malayo siya sa tabi ko. Umbisa nga, pumupunta ko nun, ma'am. Para lang makasama siya doon. Pababa rin ako para makasama ko rin yung anak ko. Ang nakakalungkot isipin, pat yung sarili kong anak napapabayaan kasi nga, sa poblasyon siya, tapos ako sa Pilid. Lula ng bangka, tinuwid ni Pamela ang dagat mula poblasyon papuntang Barangay Dibay. 2 oras silang sumasakay ng bangka. Dito na siya magpapalipas ng gabi. Delikado kasi ang maglakad sa bundok ng ganitong oras. Pagputok pa lang ng araw, sinimula na ni Pamela ang 3 oras na paglalakad. Dahil maputik at mabato ang kanyang dinadaanan, hindi uubra rito ang mga sasakyang dimotor. Kaya ang pangunahing transportasyon dito, kabayo at kalabaw. Pero dagdag gastos lang daw ang pagsakay sa mga ito. Kaya tinatsyaga na lang ni Pamela ang maglakad kahit pa tumirik na ang araw. Makalipas ang halos 3 oras na paglalakad, narating din ni Pamela ang tinutuluyan niyang bahay sa itaas ng bundok. Dito nga pala kami tumutuloy ng 2 linggo pag nandito kami sa Pilid. Dahil may kaunting oras pang nalalabi, gumawa muna siya ng mga aralin sa klase. Sa araw na yon, halos sabay dumating sina Ma'am Pamela at ang magkakapatid na Gutierrez.